Luz Feminda Ann Morales is not yet a mother, but at 35 years old, she already knows how it feels to sacrifice her all for those she considers her own. Ang dami ko pong sinakripisyo. Yung love life ko, yung pamilya ko, yung career ko, lahat. Para lang sa kanila. Them being her four dogs and more than 70 cats. Ito po si Chokoy, 8 years old na po yan. Yung pusa ko na yan. Tapos ito, kakakuha ko lang nito. Diyan po sa may Abad Santos. Karamihan, mga 7 pataas yung mga edad nila. Kasi wala namang nag-a-adopt ng mga pusa, bihira lang. Ito po si Marga. Bali, na-rescue po ito ng asawa ko sa Morioles na may malaking bukol sa kan. Ito naman po si Batik. Bali, ito po yung nakuha sa kanto. Pag-alagala, maliit pa lang po siya, pinabayaan. Tapos parang itinapon na lang po siya. Si Pagong po, nakita lang po namin siya dyan sa labas. Tapos yung parang namamasura siya. Maliit pa siya noon eh. Tapos naawa naman kami. Sa awa ng Diyos, ito na po si Pagong. Malaki na po siya. Nagsimula po ako mag-rescue noong 1997. Pauwi po ako noon, high school ako. Tapos nakakita ko na bulag na po sa... Tapos baka masagasaan siya ng sasakyan. Kinuha ko na lang. Since the encounter with her very first rescue, Luz and her husband have been going around Metro Manila to give a better life to sickly, abandoned cats and dogs. It's a mission so deeply ingrained in her heart that at one point, she had to choose the animals over her own family. Kasama ko po yung pamilya ko nun sa Malabon, mga lolo-lola ko, tas mga tito-tito ko. Kaya lang hindi sila pabor sa pag-aalaga ko ng pusa kasi baka magkasakit yung lolo ko. Pinapili nila ako kung yung pusa ko ba o yung aalis ako doon. Pinili ko na lang umalis kasama yung mga pusa ko. Kasi syempre hindi ko naman kaya na parang pabayaan sila. Luz continues to pay for this decision, most times at a price bigger than their pockets could handle. So itong manok na to, ma'am, ito, 180 isang kilo, bali ito po, 4 na kilo na po ito. Minsan, nagkakasadvance ako para may panggamot sila, pangkain, kahit na hirap ka na sa buhay, pilit mo pa rin kakayanin para sa kanila. Minsan, yung pagkain namin dati, gabi na lang kami kakain, ganun. Umaga at saka tanghali din kami kumakain. Kasi dati ko talaga, wala kaming aircon. Sobrang init dito kasi nga walang ventilation. Kaya kailangan po talagang maglagay. Pinulugulugan po namin yan. Hanggang ngayon, di pa po kami bayad. Selling pet care products online helps Luz get by. But for this animal welfare advocate, the end goal is to give her pets and herself a better place to call home. After all, it's in these companions that she found family, and as she reveals, a reflection of herself. Siguro kaya ganito po ako mapagmahal sa mga hayop kasi broken family kami, walang nag-aalaga sa akin. Lolo ko lang yung parang nag-aalaga sa akin. Pagka parang naikukumpara ko yung buhay ko sa kanila. Parang kahit wala kaming anak, parang ito na rin po yung tinuring namin anak. Kung ayaw niyo po ng mga asot po sa, irespeto na lang po natin sila. Kasi may buhay din po sila, parang tayo rin. Hindi naman po sila gagawin ng Diyos kung wala po silang halaga dito sa mundo. And that's another inspiring story on Think Possible. If you know of another problem solver or simply a good Samaritan changing the world one deed at a time, send us an email at ancthinkpossible@gmail.com. For more positive stories on your feed, make sure to like and follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. We'd love to hear from you.